Hello, greetings mga ka-skywatchers and mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-skywatchers and mga ka-spacers na nakikinig ngayon sa ating vlog worldwide and netwide, magandang araw po. This is your ka-skywatcher and ka-spacer, Sir Jin Cahigal, and welcome to another of our ka-spacers vlog. So, today is October 8th and this is the first light of this telescope. Ayan, itong telescope na ito ay, this is Super Polaris R130S Reflecting Telescope. This is a Vixen Super Polaris R130S Reflecting Telescope. Na kuha ko lang to sa isang Japan surplus shop, and actually sira po ito nung nakuha ko. Alright, ang kagandahan po nito is this, kakaiba po yung kanyang focuser, sliding po ito unlike any focusers na alam ko, very vintage po. Ayan, oh. Ito lang ginagalaw tapos mag-i-slide po siyang ganyan. Alright, and nung nabili ko po ito, sira po yung secondary mirror. Yan, tanggal po yan. Ayan, so kinabitan lang po natin siya ng glue dito. Alright, ito malabo. Okay, and ang ganda ng mount niya. Yun, ang bigat po ng mount. This is an equatorial mount. Original po na Vixen to. Ayan, oh. Ganda po ng mount niya. Kaya lang po yung nabili ko, wala siyang eyepiece. Wala siyang finder scope. Hindi kasi yung mga siboni dito. I have to do something about this. Ayan, okay. Alright, so we will be observing the moon. Ayan. So, first light po ng telescope na ito. Alright. Ayan, may konting gasgas. Alright. So, let's observe the moon. Let's look through the eyepiece. Alright mga ka-skywatchers and mga ka-spacers, so we are viewing on screen our waning crescent moon. So today is October 8, 2023 around 4:30 a.m. and you are viewing now on screen again our waning crescent moon. So, the moon is about 37% illuminated. Alright, so... And ang linaw, super grabe. There is no chromatic aberration. I am using a Vixen Super Polaris R130S Reflecting Telescope, which I bought recently from a Japan surplus shop. Kaya lang nung nabili ko po ito, sira po ito. No? I have to do some repairs. Like putol po yung secondary mirror. Yung kanyang spider, isa lang po yung ano niya. Putol pa yon. So I have to fix it. Gino ko po siya dun sa focuser. Ibang klase po yung focuser na ito. Sliding, no? I did some research about this telescope. Talagang vintage po siya. Yung focuser po niya, like yung pinakita ko kanina, sliding po siya, no? Unlike hindi siya rack and pinion, hindi rin siya helical. So ibang klase talaga tong telescope na to. And I did some research about this telescope, tong Vixen Super Polaris R130S Reflecting Telescope. And yung mirror po niya is parabolic.
And it shows, so kung mapapansin po ninyo, walang chromatic aberration. The image is crisp and clear. So, it's worth it po yung repairs po niya. Talagang inayos ko tong telescope na to. Nung nakuha ko ito, talaga masama ang loob ko dahil talagang sira. I have to make major repairs. And maganda yung mount niya. Oh. Hindi siya shaky. Alright, so this is the first light of this telescope. This is my Vixen Super Polaris R130S reflector. Masaya po ako ngayon. So, it's worth it yung pag-ayos ko po nito. Ang problema ko na lang po is wala tong finder scope. So, I have to look for a finder scope. Hindi kasi yung Siboney na nabibili ko sa Lazada. Hindi kasha doon sa kanyang dovetail mount. Alright, so shoutout po sa inyong lahat and I hope nag-i-enjoy po kayo sa ating lunar imaging today. Today is October 8, 2023 at around 4:30 a.m. Yan, mamaya-maya sisikat na rin po yung araw. Okay, let's magnify the image of the moon. Oh my God! The image is really crisp and clear. Ang ganda ng mirror niya. Walang chromatic aberration. Grabe, ang ganda. Look at the moon. Alright, so this is the waning crescent moon at around 37% illumination. The moon is 37% illuminated. Mga ka-spacers and mga ka-sky watchers. Ayan, so please comment down below kung anong masasabi niya sa ating lunar imaging this early morning of October 8. And by the way po, happy World Space Week, no? We are still celebrating World Space Week. World Space Week is October 4 to 10. Ayan, so October 8 pa lang ngayon. Alright, so just recently po, katatapos lang ng celebrations ng Bedan Society of Young Astronomers in celebrating World Space Week. So, last Thursday, nag-ano po kami, we organized a space quiz, yung aming traditional na space quiz. And congratulations pala sa mga winners and nagpapasalamat ako sa officers and crew of BSYA, the Bedan Society of Young Astronomers, for job well done. Ang galing nilang mag-organize ng event. And kahapon lang, no, Saturday, October 7, nagkaroon po kami ng Astro Symposium. The theme for World Space Week is Space and Entrepreneurship. And we have invited Mr. Dexter Banyo as our speaker. Ang galing po niya. So, shout out sa iyo, Sir Dexter. Ayan. And nagbigay din po ako ng konting talk about telescopes. And nag-award din po kami ng mga nanalo ng space quiz. Ayan. Okay, so happy World Space Week po sa lahat ng mga ka-spacers and mga ka-sky watchers natin out there. Okay, so ayan po yung ating buwan, no? So kitang-kita po yung mga craters. Yan, especially yung Copernicus crater, no? Kita pa rin. Amazing.
Okay, so please comment down below and don't forget to like and share this video para makarating naman po sa maraming tao, lalong-lalo na po mga estudyante natin out there, so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences naman po. So, yan, konting tulong nyo na rin po sa amin yan so that we could continue to share the telescope to the public. Ang ganda ng mount nito. So I am using again a vintage Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. And kitang-kita ko walang chromatic aberration, walang color fringes sa image natin. Very crisp and clear yung image ng ating reflecting telescope. And what you're seeing now is the waning crescent moon. The moon is about 37% illuminated. Alright, so please comment down below kung anong masasabi ninyo sa ating lunar imaging this early morning of October 8. And shoutout po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa ating vlog. Shoutout po sa mga officers and crew, the Bedan Society of Young Astronomers. Sa aking presidente, si Miss Naomi Trinity D. Yan, job well done. And sa mga officers ko, talagang wala akong masabi. Ayan. So, congratulations sa inyo. Okay. And ito din, sa mga darating po na araw, we will be celebrating also International Observe the Moon Night. So, antabayanan nyo po yung mga ganap ng Skywatcher Society. Meron kami mga scheduled free public telescope viewings in celebration of International Observe the Moon Night 2023. Ayan. So, nasa Mulito kami itong katapusan. Ayan. And I will be conducting a stargazing activity at La Salle Sobel. Ayan. Andyan din po kami sa Vista Moltanza. Alright. Okay. And I think we have a schedule at Lakefront, Vista Mall Lakefront. So just check out our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas, for updates sa mga scheduled free public telescope viewing events po namin. Okay. Alright, so ayan po yung ating waning crescent moon. Alright, so sige, balik na natin yung buwan sa kanyang original size.
Okay, so there you have it, mga ka-skywatchers and mga ka-spacers. So this is our lunar imaging tonight, or I should say this early morning yan, of October 8. So the moon here is 37% illuminated. So this is our waning crescent moon. Alright, so again, mga ka-skywatchers and mga ka-spacers, so please like and share this video para makarating po sa maraming tao at makita mo naman po nila yung waning crescent moon, kasi karamihan po sa atin ay tulog pa sa kalinggo po ngayon. Baka mga tao ay masarap pa yung tulog nila at hindi nila makita itong ating buwan. So share po natin ito sa ating mga friends, sa mga kamag-anak, and please follow us on our Facebook page, the Skywatcher Society of Las Piñas, and also follow us on our Facebook page, the Bedan Society of Young Astronomers. Okay, so ayan po yung ating lunar imaging this early morning of October 8. And again po, happy World Space Week 2023. Ayan, so there. Tanggalin na natin yung camera natin sa telescope. Alright, so there you have it. Ito po yung ating telescope na ginamit. So this is, okay, nagpo-focus pa yung ating camera, yan. So this is a Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. Ayan, so with this unique focuser na sliding, nag-i-slide siya instead of the rack and pinion or the helical focuser. Hindi rin naman ito Crayford. Nag-i-slide siya, talagang ano siya, vintage na vintage. Okay, first light niya. This is the first light of this telescope. And ang ganda ng Vixen Polaris mount niya. Alright. Alright, so comment down below po kung anong masasabi niya sa ating telescope na ginamit. And wala lang siyang finder scope. Ayan po. So, I have to buy a replacement finder scope. Ayan, inobserve po natin yung buwan ngayon. So, that's the moon. Ayun. Alright, so hanggang dito na lang tayo sa ating vlog. Marami pong salamat. This is your Ka-Skywatcher and Ka-Spacer, Sir Jun Cahiga, saying live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up. Alright, so see you in our next vlog. Bye-bye po. This is again my Vixen, first light of my Vixen Super Polaris R138S reflecting telescope. Yan, ginabitan ko lang po siya ng Celestron XYZ cellphone adapter. Okay, thank you and see you in our next vlog. Bye-bye!